Magandang hapon, mga classmates! Ako si Ate Michelle at welcome sa Wikaharian Online World! Nako, excited na ako makasama kayo ngayon para makipagkwentuhan at syempre para matuto ng mga bagong aral. Speaking of bago, bagong buwan na naman ngayon. Ngayon ay buwan na ng Hulyo, no? July na. Tapos na ang Hunyo o June. At dahil bago na ang buwan, meron tayong bagong pag-aaralan. Ayan, sabit na akong ituro ito sa inyo. Pero bago natin yan pag-aralan, gusto ko munang malaman kung sino na ang nakatutok, sino na ang present sa Wikaharian Online World. Ayan, kumusta ba kayo? Kumusta ang araw ninyo? Ayan, maaari nyo yung i-share sa comment section para makita ko na kayo ay online na. Ayan, sino-sino na ba ang ating mga classmates na nandito na? Sige, hintay-hintay tayo, no? Baka yung iba nag-o-open pa lang ng kanilang Facebook Facebook account. Okay. Ayan. O noong nakaraang buwan, marami tayong mga bagong kwento na natutunan. Na at syempre, marami rin tayong mga nagawang mga bagong art activity at mukhang mapupuno na yung ating pader sa likod ng ating mga artwork. Ano kaya ang mga bago nating mga artwork na gagawin ngayong buwan at mga bagong kwento na ating maririnig? Nako, syempre, kailangan tumuto kayo sa Wikaharian Online World para malaman ninyo kung ano-ano ang mga iyan. Sige, tignan ko muna kung sino na ang kasama natin ngayon. Sino kaya ang present na? Ayan, sigurado akong excited na rin kayo, no? Meron bang mag-birthday sa inyo ngayong July? Tignan natin kung sino na ang ating classmates ang present. Ayan, nandito na. Hello, Josh Basanyes! Nandito ka na, si Jonah. Ma'am Doy Randio, si Ayesha Taburada ay nandito na, si Che Abel, kasama si Tiffany Acuña, si Ayesha Dichoso ay nandito na rin, si Romnick Anori kasama si Edana, syempre si Sean Andre, si Joy Alcabasa kasama si Lady Alcabasa. Sino pa nandito na? Si Gamboa Au kasama si Jasmine. Si Jonah San Felipe kasama si... San na ba yun? Ang bilis. Si Jeneth La Chica. Hello. Si Mildred Magsilaw kasama si Jamie at Kurt Magsilaw. Hello sa inyo dyan. Nandito na rin si Melanie. Okay, bakit ang bilis masyado? Sige. Ayan, si Thea Yuso nandito na. Si Jonah Felipe, si Ria Abinyon, si Sean Andre, si Fiona Balcomia, si Lance Jared, si Virginia Matematico kasama si Janelle Tracy Matematico, si Bing Villanueva, nandito na rin si Ressa Yeraley, si Kuya Ash nandito na kasama si Chichay, si Helen Primacio nandito na rin. Ayan, sino pa ang nandito na? Sorry doon sa mga nalagpasan ko, ha? Susubukan kong balikan yung inyong mga post. Si Anchel Cagalicia. Hello, Anchel Cagalicia. Si Zinabel Alday. Si Pablita Custodio kasama si Terence Custodio. Si Rob Basanyes. Si Jerica Samson Makita kasama si Jedrix at Julika. Hello sa inyo. Ayan. Yung kapatid daw ni Fiona Balgomia na si Jason. July 25 daw ang kanyang birthday. Ayan, advance happy birthday sa'yo, Jason. Si M. Liz Clores ay nandito na rin. Si Gina Rose Nicolas kasama si Kirsten Daniel Nicolas. Ayan, hello. Mabuti naman, present na rin kayo. Si Lance Jared ay nandito na rin. Si Colleen Olioda, nandito na rin siya. Kasama natin si Dailin Menil.
Kasama si Jailene at John Dave Menil, nandito na. Si Ira Lee, kasama daw ni Resayera Lee. Ayan, si Ma'am Norma Santos. Hello din po sa inyo. Magandang hapon. Si Josh Basanyes. Uy, Josh! Oo nga, birthday ni Josh ngayon. Batiyan naman natin ng happy, happy birthday si Josh Basanyes. Happy birthday, Josh! Hello, Ate Nina. Ayun, Zymer Lee. Tama ba? Zymer Lee ba yung pangalan? Talaga, Ayesha. Excited ka na. Ako rin, excited. Si Hannah Roncale, nandito na rin. Si Sheila Joko, kasama si Kyrie at Nisha Joko. Si Samantha Emrich Cuevas ay nandito na rin. Si Sam Abby Jacinto. Si Jonathan Felipe. Kasama si Zymer Lee. Ayan, Zymer Lee. Si Avaline Raymundo nandito na rin kasama si Alura. Si Elizabeth Masenda ay kasama, ay nandito na rin, kasama na rin natin siya. Si G-Mac Ochige, kasama si Hail Gale at Hannah Simohin. Ayan, magandang hapon sa inyo. Salamat sa pagtutok sa Wika Harian Online World. Okay, sino pa ang nandito na? Si Helen Primacio. Nanonood daw si Shika at Brian, sabi niya. Yan, syempre si Ma'am Joy, kasama niya si Simon Carell. Okay, si Mama Lel, ay nakatutok na, kasama si Peter Paul. Si George Benabayan, nandito na, kasama si Yurt. Okay, sino pa? Ayan, nakakatuwa naman at marami na ang nakatutok sa Wika Harian Online. Nandito na rin si Ma'am Hazel Lebrila at hello daw po sa new batch ng... Nawala na. Okay, balikan ko po yan mamaya, Ma'am Hazel. Si Nitz Idian. Ayan, kasama si Janella Rose. Ayan, si Kuya Ash ay nandito na rin. Salamat, yes, ikaw rin. Keep safe and keep healthy. Si Kai Montemayor, nandito na, kasama si Yael. At sila daw ay from Laguna. Hello sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok sa Wika Harian Online World. Sino pa ang kasama natin ngayon? Sherflyn Bailon. Yan, nandito na siya. Sino pa ba? Sino ba ang mga nalagpas? Si Lea Arroliado. Kasama si Alea Arroliado. Hello sa inyo. Magandang hapon. Ayan. O sige. Babalikan ko mamaya. Sana, no, mabalikan ko mamaya yung mga hindi ko or na mga nalagpasan ko, no. Pero sa oras na ito, tayo muna ay magsimula na ng ating pag-aaral. Gaya ng nasabi ko kanina, dahil bago na ang buwan, meron tayong bagong gagawin. Medyo magpapahinga na muna yung ating bugtungan. Dahil ngayon ay mag-aaral tayo ng panibagong leksyon, panibagong lesson. Ayan. Pero balikan nga muna natin yung ating kwento noong Lunes. Naalala nyo ba yung kwento natin noong Lunes? Tungkol saan ba ito? Sige nga, i-type nyo sa comment section kung naalala nyo kung tungkol saan ang kwento natin noong Lunes. Ito ay tungkol sa... Ayan. Si Kyla Ison, kasama ito si Princess Rachel Ison. Ayan, sino nakakaalala sa ating kwento ng Lunes? Hi, Ira. Ayan, very good, Che Abel. Tama, pinag-usapan natin o pinag-aralan natin ang alamat ng gagamba. Ayan, hello, Patrick Pascua.
Oo, tama, tungkol sa alamat ng gagabay yung ating kwento noong Lunes. Ayan, naalala niyo ba ang mga detalye ng ating kwento? O sige, para maalala natin, meron akong mga ipapakitang mga salita na galing doon sa kwento. Gagamitin ko sila sa pangungusap ha, para maalala natin ang mga detalye sa kwento. Hindi ba sa ating kwento, ang bida ay si Amba? Si Amba ay isang batang magaling sa paghahabi. Kapag si Amba ay naghahabi, gumagamit din siya paminsan-minsan ng gunting para gupitin yung mga natitirang mga sinulit. Diba, naging sikat si Amba at ang kanyang pamilya dahil sa galing nila sa paghahabi, kahit na sa loob lang sila ng bahay naghahabi. Pero si Amba ay naging mayabang at hinamon niya ang lahat sa isang paligsahan. At merong humamon kay Amba na nakatalo sa kanya. Ito ay yung diwata na nagpanggap na isang matandang babae, hindi ba? At dahil sa manang ugali na pinakilan ni Amba, siya ay ginawang isang gagamba. Ayan, babasahin ko ulit ang mga salita na nakapaskil dito ha. Amba, gunting, bahay, paligsahan, at gagamba. Sige, ngayon isipin natin. Ano ba ang pagkakapare-pareho ng mga salitang ito? May napapansin ba kayo sa kanila? Ano bang naiisip nyo na pagkakatulad ng mga salitang ito? Sige nga, i-share nyo sa comment section ang naiisip ninyo. Hello, Gian Kailamina. Hello, Rainier Habal. Hello, Marites Daku. Hello kay Princess Jira La Chica Melis. Ayan, nanonood daw siya ngayon. O sige nga, isulat nyo nga sa comment section ang napapansin nyo sa mga salitang ito. Ano bang kakatulad nila? O sabi ni Virginia Matematico, parang magkatulad daw yung amba at saka yung gagamba. Tama, parang magkatunog yun. Ano? Ano pa kaya ang pagkakapareho? Hello daw po sa Juan Mangga, Juan Santol at Juan Macopa, sabi ni Ma'am Hazel Lebrila. Hello Lexi. Okay, o sabi ng mga classmates natin, nakikita na lang magkapareho yung amba at saka gagamba. Pero, alam nyo ba, ang lahat ng salitang ito, ang amba, gunting, bahay, paligsahan ay gagamba, ay halimbawa ng mga pangalan. O ulitin ko ha, ang mga salitang amba, gunting, bahay, paligsahan, at gagamba ay mga halimbawa ng pangalan. Ano ba ang pangalan? O makinig kayo na mabuti. Ang pangalan ay isang salita na nagbibigay ng ngalan sa mga tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Sige nga, tignan natin yung mga salita kung nagbibigay sila ng pangalan dun sa mga nabanggit ko kanina. Ang amba ay pangalan ng tao doon sa kwento na ating binasa, hindi ba? Ang gunting ay pangalan ng bagay. Ang bahay ay pangalan ng isang lugar. Ang paligsahan ay pangalan ng isang pangyayari. At ang gagamba ay pangalan ng isang hayop. Kaya ang mga salitang ito ay tinatawag nating pangalan. Ayan. Sige nga, magbigay nga kayo ng halimbawa ninyo ng
pangalan. Isulat nyo sa comment section ha, para makita ang inyong sagot. Kahit isa lang na halimbawa ng pangalan. Okay? Sige, para matulungan kayo, ulitin ko kung ibig sabihin ng pangalan. Ito ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Hello, Hazel Alonzo Lojera. Kasama si Zyros Joel Lojera. Oo, magbigay nga kayo ng halimbawa ng pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at saka pangyayari. Katulad ng mga nasa halimbawa natin. Tama, Tiger, pangalan ito ng hayop. Ano pa? Chichay at Chichi, pangalan ng mga tao. Tama, yung pangalan ni Jillian. Jillian Cetes, pangalan din ng tao yun. Tama raw, pangalan din ng hayop. School, tama, o paaralan, pangalan ng lugar yun. Aso, pangalan ng hayop. Rodrigo, pangalan ng tao. O Brazil, pangalan ng lugar. Yael, pangalan ng tao. O Banban, pangalan daw ng kanilang aso. Damit, pangalan ng bagay. Tama yun. Kitty, tama rin. Tagig, tama rin yun. Edana, pangalan din yun. Pangalan din yun. Leon, simbahan. Yan, magaling. Ang tawag ulit natin sa kanila ay mga pangalan. Nagbibigay sila ng ngalan. Okay, ulitin ko, nagbibigay ng ngalan o nagbibigay ng pangalan sa mga tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. At katulad ng nabanggit nyong mga halimbawa sa comment section, syempre ang inyong mga pangalan ay halimbawa rin ng mga pangalan. O tignan nga natin kung kanin-kaninong mga pangalan ang babanggitin ko dahil sila ay nagpadala ng kanilang gagamba artwork noong Lunes. Tignan natin, bigyan natin sila ng special shout out. Ayan, salamat sa pagpapadala ng inyong gagamba artwork. Albert Magsakay, Aliza Pabingwit, Alia Aroliado, Alura Raimundo, Anastasia Bagtas, Ann Galicia, Ayan Ardaban, Ayesha Taborada, Ayesha Dichoso, Basti Roqueza, Blake Santos, Blessed Ulan, Caleb Okwaman, Cassandra Celestial, Chris Tatil, Claret Batuhan, Clyra Ortega, Colino Lioda, Sairi Ortega, Sairi Zantua, Dustin San Victores, Den San Victores, Denise San Victores, Edana Anore, Eisenheim, Solivio, Emanuela Abeliano, Flynn Bailon, Gabriel Basas, Gauden Santos, George Bacoog, Hannah Sinohin, Hale Sinohin, Ira Villanueva, Jalen Matematico, Jamie Magsilaw, James San Pedro, Janelle Matematico, Janina Palestroque, Jaden Okwaman, Jason Balcomia, Jillian Samson, Jailene Menil, John Ray Barcelo, John Batuhan, John Dombriguez, JJ Pingwit, John Bello, John Menil, Josh Basanyes, Kirsten Nicolas, Kirsten Bartolome, Kyrie Joko, Lady Alcabaza, Lance Providencia, Lexi Providencia, Marielle Febrer, Misha Joko, Nika Brosas, Nike Ekalia, Oden Porras, Priscilla Marquita, Prince Marquita, Princess Salvacion, Princess Balgomia, Rafael Bernardo, Renee Santiago, Sayera Beroya, Rowan Herbera, Simon Carell, Terence Custodio, Thea Yuson, Thea Abinyon, Tiffany Acuna, Zafira Navasca, Zina Alday, at Zyron Miliare. Muli, maraming salamat sa pagpapadala ng inyong gagamba artwork noong Lunes. So, nakita ko yung iba, ang lalaki ng gagamba na kanilang ginawa at ang gaganda ng kulay na napili ninyo para sa inyong artwork noong Lunes. Ayan. Sigurado rin ako na excited na kayo na malaman kung anong ating artwork ngayong araw. At para mabilis natin malaman kung ano yan, mag-aral na tayo ng mga salita na ating marinig sa kwento.
Ang ating unang salita ay kakanin. Ayan. Alam niyo ba kung ano ang kakanin? Ang kakanin ay uri ng pagkain na matamis. Kadalasan gawa ito sa bigas, katulad ng biko, puto, bibingka, kutsinta, sapin-sapin. Ayan. Ang mga ito ay halimbawa ng kakanin. Okay? Sila ay matamis na pagkain na karaniwan ay gawa sa bigas. Kakanin. Ang susunod naman nating salita ay nagsepilyo. Okay. Ang salitang nagsepilyo ay may salitang ugat na sepilyo. Ano ba ang sepilyo? Ang sepilyo sa English ay toothbrush. Kaya pag sinabing nagsepilyo, ikaw ay nag-toothbrush. O kayo ba ay nagsepilyo pagkatapos ninyong magtanghalian? Yan ang salitang nagsepilyo. O ngayon, pagdikitin natin sila at tignan natin kung ano ba dapat ang mauuna. Nagsepilyo na nagsisimula sa letter N o kakanin na nagsisimula sa letter K? Ano ba ang dapat na mauna sa listahan? Tama, yung palitaw, uri rin yun ng kakanin. Tama yun. Tama, pagkain nga yung kakanin. Okay, anong mauna dapat sa ating listahan? Nagsepilyo o kakanin? Very good, George. Kakanin ang mauuna bago ang nagsepilyo kasi nauuna ang letter K bago ang letter N sa ating alpabeto. Kaya kakanin muna bago nagsepilyo. Ayan. O maririnig natin ang dalawang salitang ito sa ating kwento ngayong araw. Pakinggan na natin ang kwento. Pero kantahin na natin ang awit ng kwentuhan. Sabayan nyo ako ha. Isa, dalawa, tatlo. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang matatenga. Oras na ng kwentuhan. Isa pa, isa, dalawa, tatlo. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang matatenga. Oras na ng kwentuhan. Yan, ipapakilala ko na sa inyo ang mga tauhan sa ating kwento na pinamagatang isang kahon ng asukal. Ito sila, ito si Lola Celia at ito ang kanyang apo na si Tino. Isang araw, habang sila nagpapahinga sa bahay, isang kahon ang dumating sa kanilang bahay. Dali-dali itong binuksan ni Tino at laking tuwa niya nang makita niya na ang kahon ay naglalaman ng asukal. Mahilig kasi si Tino sa mga matatamis na pagkain. At agad-agad niya sinabi kay Lola Celia na, "Lola Celia, pwede ba akong tumikim ng asukal na ito?" Naku, ano kayang magiging sagot ni Lola Celia? Ito ang sabi ni Lola Celia, "Naku, Tino, hindi maaari dahil gagamitin ko sa pagluluto ng kakanin." No, nalungkot si Tino dahil hindi siya pinayagan na makatikim ng asukal. Pagsapit ng gabi, hindi makatulog si Tino dahil naiisip niya yung mga masasarap at matamis na pagkain katulad ng cake at mga kakanin na lulutuin ni Lola Celia gamit ang kahon ng asukal. At dahil sabik siya, naku, hindi niya napigilan, siya ay tumayo at nagpunta siya sa kutsina para hanapin ang asukal. Pero dahil alam ni Lola Celia na mahilig si Tino sa asukal, itinago niya ito sa ibang lugar. Ayun, inalagay ni Lola Celia ang kahon ng asukal sa ilalim ng kanyang kama. Pero, tignan niyo yung larawan.
Nakita ni Tino na inilalagay ni Lola Celia ang kahon sa ilalim ng kama. Ano sa palagay niyo ang gagawin ni Tino? Sige, tignan natin kung anong gagawin niya. Pag-alis ni Lola Celia sa kanyang kwarto, agad-agad pumasok si Tino sa kanyang kwarto at tignan nyo, mukhang may gagawin siya dun sa kahon ng asukal. Kinuha niya ito. At syempre, kanya itong tinikman. Sa sobrang hilig ni Tino sa matamis na pagkain katulad ng asukal, nako, yung tikim na naisip niya nung umpisa, nako, naging kain at naubos niya ang isang kahon ng asukal. Ano sa palagay niyo mangyayari sa kanya kinabukasan? Dahil kumain siya ng napakaraming asukal, isang kahon ng asukal. Tignan niyo ha kung ano nangyari kay Tino. Ayun siya, naku, masama ang kanyang pakiramdam. Masakit ang kanyang ngipin. Sabi niya sa kanya, Lola, Lola Celia, ang sakit po ng ngipin ko. Naku, agad-agad siyang dinala sa dentista ni Lola Celia. At pinayuhan siya ng dentista na iwasan ang pagkain ng masyadong maraming matatamis na pagkain at huwag kakalimutang magsepilyo ng ngipin araw-araw. At mula noon, alam nyo, binawasan na ni Tino ang pagkain ng matatamis na pagkain. At syempre, palagi na siyang nagsisipilyo. At siya nagtatapos ang ating kwentong isang kahon ng asukal. Ayan. Ako, mga bata, tama ba yung ginawa ni Tino doon sa ating kwento? Ano masasabi nyo sa ginawa ni Tino? Tama, sumakit nga yung kanyang ngipin at masisira yung ngipin niya kung hindi siya magsisipilyo, hindi ba? O, tama rin, John Ray Barcelo, magkakasakit din siya sa lalamunan. Oo. Naranasan mo na rin ba yan na kapag kumain ka ng matikip tamis, sumasakit yung lalamunan mo? Ako naranasan ko na yun, kaya iniiwasan ko kumain palagi ng matatamis. Oo, tama. Sumakit nga yung ngipin niya sa ating kwento. Okay, hindi daw tama yung ginawa ni Tino doon sa kwento. O sabi ni Jerica Marquita, huwag daw matigas ang ulo. Oo, tama. Huwag kakain ng matamis palagi. Okay lang kumain ng matamis paminsan-minsan. Pero kung lagi kang kumakain ng matamis, hindi yun nakabubuti sa iyong kalusugan, sasakit pa yung ngipin mo. Kasi kung hindi ka naman nagsisipilyo pagkatapos mo kumain ng matamis. Oo, tama. Bawal nga kumain ng masyadong maraming matamis. At dapat din, sabi ni Chichay Chichay, maging masunurin. Oo, hindi sumunod si Tino sa kanyang Lola Celia sa ating kwento, di ba? Ayan, tuloy. Sumakit yung ngipin niya, sumama pa yung pakiramdam niya. Oo nga, itinago na nga ni Lola, kinuha pa ni Tino. Oo nga. Ano naman ang ano naman yung payo ninyo kay Tino? Ano yung sasabihin niyo kay Tino kung makakausap niyo siya ngayon? Tino, ano yung sasabihin niyo sa kanya? Sige, bigyan natin siya ng payo. Tama, pag kumain ng matamis, uminom daw ng tubig. Tama 'yun.
Oo, tama rin yun, Evelyn Raimundo. Kinuha niya nga yung asukal ng walang pahintulot. Hindi siya nagpaalam. Pwede rin sumakit ang tiyan mo, sabi ni George Renabaye. Yan, sabi ni Kai Montemayor, huwag daw kukuha ng di nagpapaalam. Yun, isa yun sa mga pwede nating ipayo kay Tino. No? Huwag kukuha ng isang bagay nang hindi ka nagpapaalam kung hindi naman sa'yo yun. Ano pang pwede nating ipayo kay Tino? Ayan, sabi ni Jillian Samson, makinig ka sa lola mo, Tino. Ayan, sabi ni Jillian. O sabi ni Chris Tatil, Tino, pagkatapos mo kumain ng matamis, uminom ka ng maraming tubig. Huwag din daw matigas ang ulo, sabi ni Ayesha Taborada. Tino, dapat sumunod ka kung hindi ikaw daw ay mabubungi, sabi ng classmate natin. At baka maubos daw ang iyong ngipin. Tama yun, Patrick Pascua. Pwede nga kumain ng matamis, pero paminsan-minsan lang. Ayan, ako, alam kong gagawin nyo rin yung aral na natutunan natin sa kwento natin ngayong araw. Una, huwag kumuha ng bagay na hindi sa'yo nang walang pahintulo. Pangalawa, huwag kakain ng masyadong maraming matatamis na pagkain. At pangatlo, tayo ay magsepilyo araw-araw. At speaking of sepilyo, yan ang ating gagawing artwork sa araw na ito para tayo ay lagi nating matatandaan na magsepilyo. At ganito ang sepilyo ang ating gagawin. Ayan. Handa na ba kayong gumawa ng inyong mga sepilyo artwork? Ayan, sasabihin ko na ang ating mga gagamitin dahil art time na! Sige. Ang ating gagamitin sa ating sepilyo artwork ay yan, kailangan natin ng makulay na papel. Kahit anong kulay na gusto nyo. Tapos kailangan din natin ng puting papel kung gusto nyo lagyan dun sa gitna ng puti. Kung ibang kulay naman yung gusto nyo ilagay dun sa gitna, pwede rin naman. Kailangan din natin ng popsicle stick. Kung meron kayong popsicle stick, kunin nyo na yung popsicle stick ninyo sa bahay. Pero kung wala kayong popsicle stick, okay lang din yun. Kasi pwede nyo tupiin yung papel at ng parang ganito. Ayan. Para magawa na kayo ng pamalit sa inyong popsicle stick. Okay? Nakuha ba? Ayan. Kailangan din natin syempre, sabi ni Mildred Magsilaw, oo nga Tino, sumunod ka sa lola mo, sabi niya. Kailangan din natin syempre ng pandikit at gunting. Ayan. O, kunin niyo na yung inyong mga gamit. O, inuulit ko, makulay na papel. Pwedeng isang, kasi isang puti, or pwedeng magkaiba ng kulay. Popsicle stick kung meron, kung wala naman, kahit papel lang na tutupiin ninyo, pwede na yon. Padikit at gunting. Ayan. Sige, tignan natin kung ready na kayo para sabay-sabay natin gawin yung ating sepilyo artwork. Sabi ni Ate Mafi, dapat kang magtino. Tino, tama. Okay. O sige, kung ready na ang inyong mga gamit para sa ating art activity, umpisahan na natin. Ayan. Una natin gagawin ay, gugupit tayo ng kapiraso ng makulay na papel, ng colored paper. Tapos, suka
kalahatin natin kung gaano kataas yung gusto nyong brush to yung bristles ng inyong toothbrush. Gaano nyo ba yan kataas gustong maging itsura? Katulad ba ang ginawa ko? Kung katulad ng ginawa ko, mga ganito. Okay? So, gugupit kayo ng ganito kalaki. Tapos, tutupiin natin sa gitna. Tinatupiin natin sa gitna. Gugupitin natin ng patayo ng maninipis na gupit. Okay? Para mukha siyang yung bristles ng toothbrush natin. Okay. Kung hindi nyo pa kayang gumupit ng pino, pwede kayong magpatulong sa inyong mga kapamilya. Iwasan ko lang. Ayan. So, parang ganito. Yung tsura nung ginupit kong mga bristles ng aking toothbrush. Ayan. Parang mas makapal yung magiging toothbrush ko. Ayan. Gugupit pa ako ng isa pang ganito. Tutupiin ko ulit sa gitna. Tapos gugupitin ko ulit ng pino. Ayan. Kahit anong kulay, pwede nyong gamitin ha. Okay, ayan. So, dalawa na yung nagawa ko para dun sa toothbrush ko. Diba? Para na siyang mas makapal ngayon. Ayan. Para naman, magkaroon siya ng ibang kulay, gagamitin ko naman itong puting papel na ito. Yun naman ay gugupitin ko rin katulad ng ginawa ko dito, pero ilalagay ko siya mamaya dito sa gitna. So, gugupitin ko muna para makita ninyo kung paano ko siya gagawin. Ganun din, gugupitin nyo rin din siya ng pino, katulad ng ginawa nyo dun sa colored paper kanina. Yan. Kung may tanong kayo, sulat nyo lang ha, para masagot ko yung inyong tanong tungkol sa ating art activity. Yan, tapos ko na yung puti. Katulad ng sinabi ko kanina, ilalagay ko yun sa gitna ng aking brush. Para mas mukha pa rin siyang makapal. Parang ganito. Yan, parang ganito na siya. Yan, di ba? Nagmukha na siyang mas makapal ngayon. Pagkatapos niyan, pagdidikit-dikitin ko sila at ididikit ko na siya sa aking popsicle stick para magmukha na siyang toothbrush. Okay. Ayan. At ngayon, dahil gawa ko na siya, dikit ko na siya dun sa aking popsicle stick.
Ito na. Yan, para naman mas maganda yung ating toothbrush, pwede rin natin siyang lagyan ng disenyo dito sa popsicle stick. Katulad ng ginawa ko kanina, or pinakita ko sa inyo kanina, parang ganito. Pero kayo bahala kung anong disenyo ang gusto nyong gawin. Kaya ang disenyo ang maganda para rin. Pwede kayong magdikit ng mga hugis. Pwede rin kayong mag-drawing kung mas gusto nyo mag-drawing. Isa. Yan. Isa. Kung gusto niyong gumawa ng mas marami, mas maganda para pwede niyo siyang i-share sa iba. Okay, tapos na ang aking sepilyo. Ito na ang aking toothbrush. Nakagawa na ako ng tatlong klase ng toothbrush. Tatlong uri ng sepilyo. Ayan. At kung tapos na rin kayo, ayan, picturean nyo na agad at isend nyo na agad sa Facebook Messenger ng Knowledge Channel para maisama yan sa mga litrato na ipopost sa Facebook page na Knowledge Channel, kagaya ng mga nauna yung mga artwork, di ba, na dun yun sa Facebook page ng Knowledge Channel. Ayan. At syempre para rin makita yan ng iba pa nating classmates ang inyong nagawang mga sepilyo. Ayan. At huwag nyo rin kakalimutan na ipasa ang inyong artwork hanggang alas 5 lang ng hapon para yan maisama dun nga sa ipopost sa Facebook page ng Knowledge Channel. O inulit ko, ipasa nyo hanggang alas 5 ng hapon. Ayan. Okay. At bago tayo magpaalam, syempre, mapapanood nyo pa rin ang Wikaharian ng 11:30 ng umaga at 2:30 ng hapon sa Sky Cable Channel 5, sa Sky Direct naman ay Channel 12, at sa mga cable operators nationwide. At tuwing Linggo naman, alas 7 ng umaga sa Kapamilya Channel. Yan ay makikita nyo sa Sky Cable Channel 8 on SD, Channel 167 on HD, sa Cabling Channel 8, sa GSAT Direct TV Channel 2. Ayan, magkita-kita ulit tayo sa Lunes, mga classmates! Paalam! Magsipilyo ng ngipin!